Magandang-magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kaibigang OFW. Kumusta po kayo? Ilang araw tayong walang upload dahil sa mahaba naming paglalakbay. Mahabang biyahe, ika nga. Tindis tayong nawala sa social media. Nakakataon kung may signal, saka lang tayo nakaka-upload. Pero sa araw na ito, napuntahan natin ang Mamburaw o Occidental Mindoro. Sa lugar na ito, may nakatagong isang magandang tanawin sa likod ng parula. Mabibighani ka sa kakaibang ganda ng isang kapaligiran. Makikita mo ang mga magagandang rock formation at syempre ang gilid ng dagat. Napakasarap magtampisa, maligo at mag-relax. Halina't samahan niyo ako dito lang sa ating paglalakbay sa Mamburaw Occidental Mindoro. Mula sa Batangas Port ay kailangan mong sumakay ng barko papunta sa Abra de Ilo. 3 oras ang maglalakbay sa karagatan. Kaya't kinakailangan na nakahanda ka sa loob ng 3 oras at baka mabagot ka. Dito, mas mainam ang pagbabiyahe. Ika nga, maaaring makasalamuha mo ang mga bagong kaibigan habang inaantay mo ang pagdaong sa Abra de Ilo. Sir, ano ang pangalan, sir? Johnny po. Si Kuya Johnny. Si? Olan po. Si Kuya Olan. So, ay, sige po. So, kayo po ay galing ng? Quezon City. Magkasama ho kayo? Ano kayo? May sasakyan or nag-commute lang? May sasakyan. May sasakyan. So, ano pong ano natin sa Jado kung okay lang? Bakasyon? Bakasyon. Bakasyon. Medyo matagal-tagal na rin. Oo, ano? Taga doon ba kayo sa, ano, sa Abra ba yan? Sa San Jose. Sa San Jose. So, kami rin po ay mga dayo doon. Actually, first time namin makadating doon. Hindi namin alam kung anong mayroon doon. Sinama din lang kami. Maganda po. Ang San Jose. From ano, from Fort to San Jose, ilang minuto ang tatakbayin? Oras po. Oras po. Ilang oras mga po? Sa estimated kasi 500 kilometers yung tatakbayin. Medyo malayo-layo. Abra de Ilo to San Jose. Abra de Ilo. Malayo-layo. Medyo malayo-layo pa nga ang lalakbayin ng ating mga bagong kaibigan. Hindi katulad natin, pagbaba natin sa Abra de Ilo, 30 minutes na lang at mapupuntahan na natin ang Mamburaw. Makalipas ang 3 oras sa biyahe, sa wakas narating namin ang Abra de Ilo. Dito, 3 minuto na lang ang kailangan naming lakbayin upang marating ang Mamburaw. Sa loob ng 4 na araw na aming pagtira dito sa Mamburaw, napaka-challenging. Nakakita ka ng iba't ibang kwento ng buhay ng tao. Dahil sa halos dagat ang kapaligiran, mayaman sila sa pinagkukunang yamang dagat. At dito, pwede kang makakuha ng mga naglalakihang tuna. Only in Mamburaw. Subalit ang higit na maganda dito ay ang kanilang sunset. Ang lugar kasi namin ay nasa gilid ng karagatan, isang magandang beach resort na kung saan makikita mo ang sunset. Thank you.
Isang nakaka-relax na umaga sapagkat napakasarap ng tunog ng lagaslas ng mga tubig sa dalampasigan. Parang isang musika sa pandinig ng ating tainga. Hanggang sa aming pag-uwi ay bawa namin ang isang masaya at kakaibang eksperyensya sa aming paglalakbay dito lang sa Mamboraw. Maraming maraming salamat po.